Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Itong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan nila sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado para sa ating 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. So, 8 araw na po ang nakakalipas simula ng ating pong sama-samang gunitain ang kanyang pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. At sa kanyang pagkabuhay, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paggawa, ang kanyang pagkilos, ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang mga alagad. Simulan natin noong Lunes nang siya po ay magpakita kay Maria Magdalena nang kasama ang iba pang babae nang ito ay dumalaw sa libingan ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus na ibinigay din na misyon no, sa mga babaeng ito, lalo tigit kay Maria Magdalena, sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Noong Martes, ang sabi naman sa ating pong kwento, kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." Sabihin niyo nga po, "Nakita ko ang Panginoon." At nung Miyerkules, sa pagpapatuloy din ng kwento ng mga alagad, no, sa kwento ng paglalakbay ng dalawa patungong Emmaus at doon nila nakilala, nakita si Jesus, kung kaya't nang sila'y magbalik sa mga alagad, kanila ding ipinahayag na mulingang nabuhay ang Panginoon. Nung Webes, ang sabi ni Kristo habang nagpapatuloy ang kanyang pagpapakilala, ang sabi po niya, no, nang lumitaw siya no, doon sa kanyang mga alagad, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Malinaw pa ba? O tulala na naman? Nung Biyernes kahapon, matapos sa pagbilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ang pagsisisi at kapatawaran ay kailangan ipangaral, itong mga alagad ay nagpunta sa lawa at ang sabi, mangingisda sila. Pero sa magdamag, wala sila pa rin mahuli. Pero nang sabihin ni Jesus,
Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. So, Pasko ng pagkabuhay, nabuhay na si Jesus, hindi pwede yung dati nating pamamaraan, hindi pwede yung dati nating pamumuhay. At ngayon, sa atin pong ebanghelyong narinig na kwento o saan no, binigyan din ng buod ang buong linggong ito. Kung paano at kanino siya nagpakita at ano ang kanyang mga mensahe. Kaya ang sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Sabihin niyo nga po, mabuting balita. Siguro maganda rin tanungin, sa loob ng isang linggong ito, anong ginawa mo? Anong ginawa natin sa loob ng isang linggong ito? Uy, anong ginawa natin? Wala, umupo lang dyan, nagpakyut lang dyan. Ganun lang ba? Anong ginawa natin? Kasi hindi naman sinabi, maupo ka lang dyan. May mission tayo na ipahayag na si Kristo'y nabuhay. Na sa pamamagitan ni Kristo, ang kapatawaran, ang kasalanan, kailangan ipahayag. So anong ginawa niyo? Bumuka ba yung bibig natin kahit minsan? At masabi sa mga kaibigan, sa mga kakilala na ang diwa ng Pasko ng pagkabuhay ay kung ano ang inyong natutunan? Ano ba? Nandyan lang kayo lagi, no? Favorite seat nyo na yan, no? Kaya alam ko, pagpatay ng isa sa inyo, wala nang nakaupo dyan sa upuan na yan. Pero bago nga umabot yon, ano bang ginawa natin? Doon sa hamon at misyon na ibinigay ni Jesus, hindi lang sa kanyang mga alagad, magpasa hanggang ngayon. Hindi pwedeng sa atin maputol, no? Pero maganda rin pagtuunan ng pansin, sa atin ba mapuputol ang kwento ng kaligtasan ni Kristo? Dahil wala tayong ginawa, umupo lang tayo, nanahimik lang tayo. Kapag pagdating sa salita ng Diyos, tahimik tayo. Pero pagdating sa buhay ng may buhay, mga chismis, ang lalakas ng bibig natin. Kapag salita ng Diyos, hirap na hirap tayong mag-share, no, sa mga social media. Pero kapag buhay ng may buhay, ang bilis natin mag-like. At hindi lang basta nagla-like, nagsishare pa. Pag kalokohan, mabilis tayong magkalat. Pero kapag mabuting balita, nahihiya tayo. Ano nangyari? Di ba? Magandang mag-self-evaluation tayo. Nakakailang taon na rin naman tayong celebrate ng celebrate na ito. Pero kailan ba natin sisimulan ang misyon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad at nagpapatuloy sa atin? Pero nawa po, kung sakali man no, na tayo'y natatakot, tayo'y nahihiya, sa kwento sa ating unang pagbasa din, ang karanasan ni na Pedro at ni Juan, sila po ay pinagbawalan, sila ay binabantaan, tinatakot, ikinulong. No? Ikinulong dahil sa kanilang pagpapahayag ng pangalan ni Jesucristo. Pangalan pa lang ni Jesus. Natatakot na yung marami. Na baka maraming maniwala sa pangalan pa lang ni Jesus. Sana kung umabot ang punto na yan, na hamunin at subukin ang iyong pananampalataya ay hindi ka matakot. Sabihin mo at huwag kang mahiya na magsabi ng tungkol kay Kristo. Amen.